May nagtanong kasi guys kung bakit napapanaginipan pa rin ang ex. Story time. So yun na nga, no? Bakit natin napapanaginipan ang ating mga ex is dahil siguro may problema sila. Ayon sa mga sinaunang panahon pa ng hapon, ng mga sinaunang haka-haka or paniniwala ng mga nakakatanda na kaya daw pumapasok mga ex sa ating panaginip dahil meron silang daladalang malaking problema ngayon or kahapon or nung nakarang araw. Basta may mga problema silang mabibigat kaya sila pumapasok sa ating mga panaginip. So, anong kinalaman natin sa problema nila? Hoy ex, wala na kaming kinalaman sa problema nyo, no? Char better. Yun, parang ano lang, parang pwede nyo silang kamustahin kung may connection pa kayo ng ex, you know, or may communication or kung friend pa kayo ng ex mo or kung hindi muna sinumpa yung ex mo. Yun. Pwede mo siyang kamustahin. Kumusta ka na dyan, friend? Kumusta ka na dyan, friend? Okay ka lang ba? Ano bang mga ganap natin dyan? O, so, doon mo malalaman kung may problema pa siya or bakit mo siya napanaginipan. Siyempre, hindi mo naman sasabihin na, oy, alam mo ba, friend, napanaginipan kita. O, Diyos ko naman. Hindi mo kailangan sabihin yun na napanaginipan mo siya. Pwede mo siyang i-message lang. Hindi mo na siya kailangan puntahan personally, no? Pwede mo siyang i-message, kumusta? Anong ganap natin? Kumusta ang buhay-buhay? Ganon. Pero yung mga ex kasi na-assuming, mga musta ka lang, bibigyan na ng meaning. Ganon yon. Kaya mahirap din mga musta sa ex, no? So, yun. Yun lang yung nakikita ko doon na pwede mong gawin para malaman mo kung gano'n ba talaga kabigat ang problema niya. Kung mag-o-open siya sa'yo, at may problema siya sa pera, syempre wala naman tayo may tulong dyan, so advice na lang, work hard, friend, para magkapera, ganun. Hindi naman kailangan magparinig sa akin dahil wala akong may tulong sa'yo. Or napaniginipan mo siya kasi meron ka pa talagang feelings sa kanya. Kung pasok sila bigla-bigla sa ating panaginip, once na lagi natin silang naiisip, yan yon. So, kung napanaginipan mo siya, either may feelings ka pa sa kanya or siya ang may feelings pa sa'yo. Huwag ka rin namang assuming, no? Kasi yun lang yung mga meaning ng ating mga panaginip about sa ex. Pero, syempre, sa'yo pa rin yun, sa kanya pa rin yun, kung ano ba talaga. So, kung may feelings ka pa, pwede mo naman yung sabihin na parang hindi pa kita makalimutan, ganon. Kung itsusera ka, itsusin mo na lang siya. Magsa magkabalikan kayo, gusto mo siyang balikan. So, mas okay naman na kasi meron din second time around kung mahal niyo pa ang isa't isa. Pero kung hindi na talaga, eh wag na. Itapo na yan. Kaya nga ex na kasi ex na. Or napanaginipan mo siya kasi nami-miss mo yung masasayang alaala na kasama siya. Nami-miss mo yung mga panahon na sinishare nyo ang ice cream. Sinishare nyo ang bawat problema, sinusolusyonan yung magkasama. Nami-miss mo yung lagi siyang nandyan, nakakausap mo, nakaka-text mo, nakaka- Yun, baka na-miss mo lang yung mga ano, mga bagay-bagay na kasama siya, mga bagay-bagay, mga oras-oras na minuminuto na nagsusweetan pa kayo. So, kaya siya napasok sa panaginip mo kasi nami-miss mo siya. Nami-miss mo yung alaala meron kayo. Nami-miss mo yung nightmare. Hindi, masasayang alaala kaya siya pumapasok sa panaginip mo. At yung mga alaalang yon na hindi mo na magawa sa bago mo ngayon. Kasi syempre iba siya, iba yung bago mo. So medyo may pagsisisi ka. Kaya mo siya napapanaginipan dahil parang may paghihinayang ka sa ex mo. Ganon. So yun yung nakikita ko mga meaning or na-research ko mga meaning about sa pagpapanaginip sa mga ex-ex na ex-ex na si ex na no. So kung kayo na magbigay ng mga meaning sa mga
panaginip nyo about sa ex nyo, kung bibigyan nyo ng mga ano, mga kahulugan na mahahalay na kahulugan, kayo nang bahala doon. Wala na akong kinalaman doon. So, yun na lang muna sa ngayon. Hanggang sa balita natin pagkikita. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.